Ano nangyari dito? Bakit nakatumbay yung kahoy na to? Ah, kailan ba to? Wala namang bagyo ah. Para parusahan kayo sa kalapastanganan ninyo. Uuwi kayong puno ng takot sa dilim. Kalapastanganan po? Saan naman po? Eh bakit mo kami dinala dito? Dahil binigay kayo bilang kompensasyon ng isang matanda sa akin. Sa pagtulong ko sa kanya para alamin kung sino ang nagpakulam sa kanya. Kung meron man akong naintindihan sa buhay, pagkatapos kong pagdaanan ang hindi naman dapat, yon ay ang hindi lahat ng masama, sakim o masama lang. Ang ilan sa mga ito, may kanya-kanyang dahilan. Ang iba nga may masalimuot na nakaraan. At ang iba, nagkamali lang. Magandang araw pala sa lahat, maging sa inyo rin po, Miss Clar at Sir Jay. Maaring magulo ang sinasabi ko at mahirap tumbukin ang ibig kong sabihin. Pero mauunawaan nyo ito kung papakinggan nyo lang itong ibabahagi ko. Isa ito sa malagim na kabanata na nangyari sa aking buhay. May ilang taon na rin ang nakalipas, pero napakahirap kalimutan. Ako nga pala po si Fremy, at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, bumalik kayo bago magdilim ah! Opo, sige Polo. Ah, Coco, yung kapatid mo ah. O sige, Olo, ako na pong bahala. O siya, sige, mag-iingat kayo ah. Ang destinasyon namin noon ay sa loob ng gubat. Umuwi kami sa lugar ng lolo namin para makakuha ng iba't ibang uri ng bato doon sa malaking ilog na nasa loob ng gubat. Project kasi namin yon sa eskwelahan. Kaklase ko si Kuya Coco hindi dahil balikbayan siya, kundi kambal ko talaga siya. Kaya lang Kuya ang tawag ko sa kanya. Dahil nauna siyang lumabas ng ilang minuto, at lalaki kasi siya sa aming dalawa. Dalawa lang din naman talaga kaming anak ng mga magulang namin. At ang kasama namin nung araw na yon, si Kulot, na pinsan din namin at kaidaran lang. Tag-iisa kami ng bisikleta noon at pumasok na nga kami sa gubat. Nang biglang huminto naman si Kulot. Oh, ano nangyari dito? Bakit nakatumbay yung kahoy na to? Ah, kailan ba to? Wala namang bagyo ah. Oo nga no, Kulot. Parang kakatumba lang nito. Eh di hindi tayo makakadaan dyan. Eh tara, buhati na lang muna natin yung bisikleta natin saka tayo magpatuloy. O sige. Binuhat nga namin ang mga bisikleta namin. Bilang babae, nabibigatan ako. Kaya si Kuya Coco ang nagbuhat ng sa akin. Nang nakalagpas na kami, saka kami sumakay sa kanya-kanya naming mga bisikleta. At saka nagpatuloy hanggang sa nakarating kami sa ilog. Ito na yung ilog. Nasaan yung mga lagayan nyo? Marami bang bato ang kailangan nyo? Depende sa makakaya namin, Kulot. Ang linis ng tubig ah. Sarap siguro maligo dito. Ang lamig nga dito, Fremy. Akin ang bisikleta mo. Isasandal ko lang dito sa malaking bato. Dito na natin iwanan yung mga yan. Bumaba ako sa bisikleta ko at kinuha ang net na naroon. Nauna na akong humakbang sa kanila at nagsimulang maghanap ng magagandang hugis ng mga bato. Habang naghahanap na ako at nakakuha na ako ng isa, tapos ng isa pa, nang damputin ko na ang ikatatlong napili ko, nakarinig ako ng sit-sit sa isa pang malaking bato. Napatingala ako roon at nakakita ako ng buhok ng babae. Pinaghalo na ang itim at puti na nagtago mismo roon. Oh, anong tinitignan mo dyan? Ha? Wala kuya. Namalikmata lang yata ako. O baka may tao lang na umiihi dyan. Eh, ganun ba? Oh,
Huwag kang lalayo ah. Tayo lang nandito. Ilan na nakuha mo? Ito, tatlo. Eh bakit naman ganyan? Ang papangit yan ah. Piliin mo yung makikinis at bilog yung gilid. Pati yung malalapad para sa ipapatong. Eh bakit ito? Hindi ba to pwede? Yun naisip ko kasing gawin, bahay na bato eh. Coco, may alam akong area dito na may magagandang bato. Talaga? Saan? Tara, dito, sundan niyo ako. Sumunod nga kami sa kanya. Pero ako, habang nakasunod ay sinisilip ko ang malaking bato. Hanggang sa makikita ko na ang likuran nito at wala namang kahit sino roon. Nagtaka naman ako at napakunot na lang ng noo. Walang tao? Eh bakit kanina meron? Remy, sino kausap mo dyan? Hmm? Kausap? Wala naman. Tara na kuya, nauna na si Kuluto. Bitin ng 2 oras sa paghahanap ng mga kailangan namin. Hindi kasi ganun kadaling hanapin ang mga batong tipo sana namin. Pero malaki naman ang ilog na yon. Tuloy-tuloy lang kami sa paghahanap. Hanggang sa nakarating kami sa may malalim na bahagi ng tubig. Wow, ang linis dito ah! Kuya, tingnan mo! Makikita pati yung buhangin sa baba, oh! Huy, huwag ka dyan! Malalim dyan, baka mahulog ka! Dapat pala, nagbaon tayo ng damit, pre! Pwede kaya maligo dito? Eh, pero di ba malalim? Eh, marunong naman ako lumangoy eh. Eh, huwag niyo nang pag-aksayan ng oras yan. Bilisan na lang natin dahil hapon na oh. O, sige na nga. Premi, tara na. Dagdagan na lang natin yung mga bato mo. Pero kung kailang tatalikod na sana ako, saka naman ako may namataan sa tubig. Napabalik ako agad ng tingin roon at inaninag ang nasulyapan. Kulot, tingnan mo oh. Bracelet yan, di ba? Ha? Bracelet? Saan? Ayan o, tingnan mo. Parang gold pa nga eh. Hala, oo nga no. Eh, sino naman yung mayamang naligaw dito? Baka mga hikers. Tapos naligo sila dito, tapos nawala yung ganyan nila, di ba? Uy, Premi, kulot. Ano ba yan? Abay, pulseras tol. Tsaka ginto pa oh. Pulseras tapos ginto? Tingnan mo kasi kuya dito. Bilisan mo. Silipin mo. Dito ka tumayo. Lumapit naman siya at saka dumungaw sa tubig. Hirap pa siya sa una na makita ang tinutukoy namin. Pero sa huli ay nakita rin niya. Aba, oo nga no. O diba ginto? Tara, kunin natin. Ako nang bahala pre. Pikit kayo ah, magbibrief lang ako. Sira ulo, may brief ka naman, ayos lang yan. Pinsa ka naman namin eh. Hoy, talaga yung si Premi no? Eh ano naman ngayon, pitikin ko pa yan eh. Baliw ka talaga, oo na, sige na. Ako din kulot, teka lang. Premi, dito ka lang ha. Unang bumaba sa tubig si Kulot pagkatapos niyang magtanggal ng damit. Gumulo ang tubig kaya gumulo rin sa paningin ko ang bracelet sa ilalim. Uy! Hindi na makita! Tumalon pa kasi! Grabe! Ang lamig ng tubig tapos ang lalim pa! Eh hanggang saan yan pre? Pakita mo nga, itaas mo yung kamay mo. Pumailalim naman si Kulot na nakataas ang kamay. Nakita namin siya sa ilalim. Pero ang kamay niya ay nalamangan pa rin ng tubig. Agad siyang pumaibabaw at napahilamos ng muka. Grabe pre oh. Hindi pa umaabot yung pako sa ilalim. Tsaka grabe oh. Tapos kita pa yung buhangin sa ilalim. Ang linis diba? O sige, makalusong nga. Tumalon din si kuya sa ilalim ng tubig. Nakita kong nagmamalikot ang mga paa niya sa ilalim, pero hindi ito nakalapat doon. Umahon siya sandali at napapilig ng ulo, sabay hilamos ng muka.
Hala, grabe yung lalim nga. Kunin nyo na lang yung bracelet. Sige, ako na sisisid. Tol, hanap ka pa, baka meron pa dyan. Sumisid nga sila at ako naman ay napasilip at pinanood ang pagsisid nila hanggang sa ilalim. Nakita kong nakuha ni Kulot ang bracelet, samantalang si Kuya Coco ay nagbabaka sakaling maghanap. Umahon si Kulot at inangat ang bracelet. Tuwang-tuwa pa itong nagsisisigaw. Nakuha ko, Tol! Ano, Coco? May nakita ka ba? Hindi pa siya nakakaahon eh. Patingin nga ako niyan, Kulot. Hinagis niya yun sa akin at nasa loko naman. Umahon na rin ang kapatid ko at sabay pa sila ni Kulot na umakyat. Ako naman ay binusisi ang pulseras at pinakiramdaman ito. Mabigat to ah. Buwisit, may nakita ako sa ilalim. Ano nakita mo? Quintas? Ito, itong singsing. Ba, uy, grabe ah, may isa pa pala. Hala, saan mo nakita yan, kuya? Pero napansin kong parang hindi siya natuwa. Para siyang balisa pa sa paraan ng paghilamos niya ng muka. Si Kulot naman ay kinuha ang singsing na inaabot niya. Hala, tunay nga. Tsaka may diamond pa oh. Ang ganda nito ah. Saan mo to nakita, Coco? Parang may amoy pa oh. Ano to? Kinuha ko sa kamay. Ano? Sa kamay? May kamay sa ilalim ng tubig. Kuya naman, huwag kang manakot dyan. Totoo, hindi ako nananakot. At kanina naman kamay yun. Tapos kinuha mo yung singsing? Sa mismong daliri? Oo, kinuha ko. Uwe, nagawa mo yun? Oo nga, paghatak ko ng singsing, nasama pa nga yung kamay at putol yun. Putol? Oo no. Hindi ako aahon ng ganitong kapraning kung gumagawa lang ako ng kwento. Eh, kung putol yun, iba na yun ah. Gumapang si Kulot at sumilip sa tubig. Tila hinintay nitong manahimik ang tubig para maaninag ang nasa ilalim. Kulot, hindi mo na yung makikita dyan kasi palubog na yung araw oh. Totoo nga, Fremi. Tignan mo to oh. Bakit? May nakita ka? Baliw ka talaga, Coco. Bakit mo pinutol yung daliri? Ewan ko. Basta kinuha ko na lang yung singsing. Malay ko bang mabubutol to? Baliw! Hinawakan mo yung kamay. Amuhin mo nga yung kamay mo. Mabaho yan sigurado. Hindi pa ako nakasilip pero nakita ko si Kuya Coco na inaamoy ang kamay niya. Napangiwi siya at maya-maya ay gumapang papunta sa gilid ng bato at nasuka. Inagos ng tubig ang suka niya at dumaan ito sa harap ko. Pero nang aninagin ko ang kailaliman ng tubig, nakita ko na ang tinutukoy ni Kulot. At dahil doon ay nasabayan ko na ang kapatid ko sa pagsusuka niya, hindi na rin nakatiis si Kulot at nasuka na rin siya. Kadiri naman yan! Kanino bang kamay yan? Bakit nandyan? Buisit, ang baho, hindi ko napansin yun ah. Kiniskis ni Kuya sa bato ang dalawang kamay niya. Wala itong pakialam kung magsugat, basta mawala lang ang amoy nun. Ang masaklap pa nun, walang sabon, at si Kulot noon halos manghina na rin sa kakasuka. Ah, grabe! Kaya pala mabaho yung singsing na yan. Umuwi na nga lang tayo. Hapon na oh. Doon natin yan linisan sa bahay. Uy Coco, nagdudugo yung kamay mo. Tama na yan. Eh ang baho pa rin kasi nito eh. Eh natatanggal na yung balat mo oh. Baliw ka talaga. Tama na yan. Pinigilan niya si Kulot at kita ko nga roon na halos mabalatan na ang palad niya. Hinila na lang siya ni Kulot patayo at saka kinuha ang damit. Oh, pre, magbihis ka na. Ito shirt to, tulungan na kita. Grabe, sobrang hapdi nito. Nandidiri ka pala pero nung inalis mo yan kanina dun sa kamay, hindi ka nandiri?
Eh, huli ko na naisip eh. Ano ka ba? Sinuotan lang siya ni kulot ng short. Namumula na kasi ang palad niya at halos hindi na makahawak. Nasasaktan na kasi siya. Nagdudugo na rin ang ilang parte nito tapos inaamoy pa niya at dumudura kapag nakakaamoy ng mabaho. Huwag ka na magdamit. Itali na lang natin ito sa kamay mo. Mahirapan ka niyan mamaya sa bisikleta. Eh, ang hindi nga eh. Eh, bakit mo ba kasi ikiniskis? Premi, kunin mo nga yung bracelet, tsaka yung singsing na din. Oo, sige teka, may panyo naman ako dito. Diring-diri akong kinuha ang mga bagay na yon. Kung hindi lang talaga tunay ang mga yon, iiwan na lang namin yon. Kaso alam kong tunay talaga. At naintindihan ko si Kuya Coco kung bakit tiniis niya ang putol na kamay na yon. Nang mailagay ko na yon sa panyo, nilagay ko rin yon sa bulsa. At ang dalawang kamay ni Kuya Coco noon, may tali na ng damit at ang isang damit ay kay kulot pa. Pareho lang silang nakatopless at tanging short lang ang saplot. Tara na! Nasaan na yung mga bato nyo? Ako na magdadala ng mga yan. Huwag ka nang magbitbit, Kuya. Pero nang bumalik kami sa bisikleta namin, nagulat na lang kami nang makitang tanggal ang mga kadena ng mga yon. Anak ng... Sinong hangalang gumawa nito? Anyari dito? Bakit tanggal yung mga kadena ng bisikleta natin? Naku, malapit ng maggabi. Eh, hindi ba nakakatakot dito kapag madilim na? Naku, ewan ko na. Matapos kong makita yung kamay na yun, duda na ako. Eh, tara na. Ayusin natin to. Malaman ko lang talaga kung sinong gumawa nito. Mabibigwas ako talaga sa mukha nun. Alakas ng trip nun ah. Kanya-kanya kaming upo sa mga bisikleta namin. Pero nang ibabalik ko na sana yon sa tamang posisyon, napansin kong putol pa nga yon. Napatingin ako sa kapatid ko at putol rin pa lang sa kanya. Dahil doon ay napamura na lang siya. Anak ng tokwa, pinutol rin to ah. Langya sa akin din. Eh sa'yo, Premi. Putol nga din eh. Eh ano bang gagawin natin? Maglalakad na lang tayo pa uwi. Eh ano pa nga ba? Wala tayong gamit pampaayos dito. Eh, balikan na lang natin yung bukas. Tara na, maglakad na lang tayo, bilisan na lang natin. Kinuha niya ang isang net na may lamang bato at binitbit ito. Alam kong masakit ang palad niya, pero kinakaya naman niya. Labagman sa loob namin na iwanan namin ang mga bisikleta roon, umalis na lang kami. Ang masaklap lang sa pagkakataon na yon, dahil malayo pa ang bahay namin, siguradong gagabihin na kami sa daan. At tulad ng naging pasya namin, naglakad nga kami. Medyo madilim na nun sa loob ng gubat, kaya mabilisan lang ang paglalakad namin. Kahit abutan tayo ng dilim kung sa labas ng gubat, wala tayong flashlight na dala. Eh, iniwan ko kasi yung telepono ko eh. Dala ko naman yung sa akin. Magpipicture kasi sana ako, kaso nalimutan ko rin gawin. Eh buti naman, buksan mo nga, madilim na dito eh. O sige, teka lang. Kinuha ko yun mula sa bulsa ko. Binuksan ko ang ilaw nito at itinuon sa daan. Pero biglang nailawa ng katakot-takot na mukha ng matanda ang nasa harapan namin. Ah! Aswang! Takbo agad, Premi! Kuya, wag mo akong iwan! Halos madapa-dapa kami noon nang tumakbo pabalik. Pero napahintong una si Kulot. Hinarang niya ang mga braso niya sa amin na hingal na hingal. Sandali! Anong ginagawa mo? Matanda yun, di ba? Oo nga, matandang babae yun. Oo nga, no? Bakit tayo tumatakbo? Umayos kami ng tayo at unang humarap ay si Kulot. Napalunok muna siya para makabawi ng maayos na paghinga. At maging kami ni Kuya, humarap na rin. Inilawan ko ang kinaroroonan ng matanda. At nang tutukan ko ito sa daanan, wala na siya. Hala, nasaan na yun?
Ano? Nawala na lang bigla yun? Oo kuya, wala na eh. Ayun siya oh. Tumabi na lang siguro siya kasi natakot tayo. Magandang gabi po Lola. Pasensya na po ah, nagulat lang po kami. Oo nga po. Saan po ba kayo nauwi? Tara na po, sabay na po kayo sa amin. Delikado po dito. Hindi kayo makakalabas sa gubat na ito. Po? Ako ang sumira sa mga bisikleta ninyo para hindi kayo makalabas sa gubat na ito. Ano po? Hala, bakit nyo naman po ginawa yun? Para parusahan kayo sa kalapastanganan ninyo. Uuwi kayong puno ng takot sa dilim. Kalapastanganan po? Saan naman po? Pero imbis na sumagot ang matanda, nagpa siya itong umalis at naglakad palayo. Isa pala siyang kuba at sobrang luma na ng damit na suot niya. Sinundan lang namin siya ng tingin at ako naman dahil sa takot, napakapit na lang sa kakambal ko. Pre, ano bang ginawa natin? Baka alam niya na may nakita tayong alahas. Di ibig sabihin, alam niyang may namatay doon? Huwag niyang sabihin tayo yung pagbibintangan niyang pumatay. Patay na yun noon nung nakita natin. I-re-report ba natin? Dapat lang. Pero syempre, hindi natin sasabihin yung alahas na nakita natin. Ganun din naman eh. Kukunin niyo sa atin at sino bang makikinabang noon? Mga pulis, di ba? Yung kukuha sa atin noon. Parehas lang naman tayong hindi nagmamay-ari eh. Mabuti pa. Umalis na lang tayo. Tara na. Madilim na talaga kasi. Magagalit na yung si Lolo. Nang magpatuloy kami sa paglalakad, parang may kaluskos naman na nakasunod sa amin. Ang higpit na ng kapit ko sa kapatid ko at ang ilaw ng phone ko ay hindi na nakatutok sa daan dahil na rin sa panginginig. Premi, natatakot ka ba? Oo eh. Nakakatakot kaya yung matandang yun. Ako na nga hahawak ng ilaw. Nahihilo ko, ligalig mo eh. Binigay ko naman kay Kulot ang ilaw ng phone ko. Sabay naman kaming naglalakad at si Kuya Coco naman ay nakaakbay na sa akin. Nakayakap naman ako sa kanya. Pansin ko rin na nilalamig siya dahil wala siyang pangitaas. Ano tol, naliligaw na ba tayo? Ewan ko. Pero parang tama naman yung dinadaanan natin eh. Dun sa kahoy na natumba kanina, malayo pa ba tayo dun? Hindi ko pa nakita yun. Malayo pa yata tayo dun. Teka, ano yun? Narinig niyo yun? Hala kuya, parang ang bangis nun. Anak nga, ano kaya yun? Bilisan na lang natin, tara na. Tara na, bilisan nyo pa. Takbo na tayo. Premi, tara takbo na. Oo kuya, teka lang, huwag mo akong bitawan. Tumakbo nga kami noon pero natisod ako at nadapa. Tumama sa matalim na bagay ang kamay ko at nasugatan ako sa palad, yung malapit sa palapulusuhan. Premi! Aray ko kuya, yung kamay ko. Kulot, yung ilaw. Oo, sandali! Ano ba nangyari? Nadapa si Premi! Halika na! Tumayo ka! Aray ko, kuya! Nasugatan yata ako! Saan? Patingin nga ako! Nang makatayo ako, itinapat ko sa ilaw ang kamay ko. Nagdudugo nga ito at medyo malaki ang sugat. Diniinan lang ito ni kuya ng tela na nasa kamay niya. Sa labas na natin gamutin to. Tara na, magmadali na tayo. Mauna na kayo para mailawan ko yung daan. Nagpahuli si Kulot at iniilawan niya ang nasa unahan namin. Hindi nagtagal ay naging pamilyar na ang daan sa amin at nakarating nga kami sa lugar kung saan nakita namin ang nakatumbang puno nung papasok pa lang kami. Pero sa pagkakataong yon, nakatayo naman ito. Ano? Ano nangyari? Bakit nakatayo yung puno? Yan nga yung puno na nakatumba kanina.
Paano nakatayo yan? Eh, hindi kaya namalikmata lang tayo kanina? Namalikmata? Eh, binuhat kaya natin yung bisikleta natin kanina, di ba? Ah, mabuti pa, huwag na natin problemahin yan. Kuya, ano yun? Ewan ko. Tara na, umalis na tayo dito. Tara na, kulot! O sige, mauna na kayo. Dali-dali kaming naglakad muli. Lalong lumakas naman ang hagik-hik sa dilim na mas lalong nagparamdam ng takot sa akin. Maya-maya naman, ang hagik-hik ay naging halakhak na at nakikilala ko ang boses bilang boses ng matanda. Hindi kayo makakalabas dito. Kakainin niya kayo. Buisit naman yung matandang yun. Bakit ba siya nananakot? Huwag niyo nalang pansinin. Tara na, palabas na tayo. Hindi kayo makakauwi. Eh, bakit kaya nanakot tong matandang to? Huwag tayong matakot para magtigil na yan. Mabuti na lang noon, palabas na kami. At nang makalabas na nga kami sa gubat, sa tulong ng maliwanag na buwan, nakikita na namin ang daan. Kumaripas kaming tatlo ng takbo pero biglang may aso na humarang sa aming unahan. Tara! Bilis takbo! Kuya, intayin niyo ako! Kulot! Kulot, atras! Grabe! Ang laki aso nito! Kuya, anong gagawin natin? Dito ka lang! Huwag kang humiwalay sa akin! Umatras kami noon. Paabante naman ang malaking asong may mapupulang mata at naglalaway pa. Nakadikit na sa amin si Kulot, kaya nagsiksikan kaming tatlo habang umaatras. Yung mga bato, may ginawa akong malaki dyan! Ako rin kuya! Teka, kukunin ko lang! Eh ako! Pingi ako na isa! Bawat isa sa amin, humawak ng bato. Pero ang hawak ko sa bato, maaring mahigpit pero hindi ko alam kung makakatama ako. Panay lang abante papunta sa amin ang aso na parang nang aasar pa dahil halos malulumpo na kami sa takot sa kanya. Oh, sige! Lumapit ka! Babatuhin kita! Malaki to! Ikaw yung matanda kanina, no? Isa ka aswang, di ba? Subukan mo lang talaga lumapit sa akin, matatamaan ka! Umalis ka dyan! Alis! Alis! Ano ba naman to, kuya? Ano ba siya? Ang laking aso, parang hindi siya normal. Aswa nga yan. Yan yung matandang babae kanina. Siguradong siya ito. Wala na iba. Umabante pa ang nilalang ngayon at dahil doon, nabato ko siya sa sobrang pagkataranta. Tumama ang bato sa mismong noon ito. Kaya lalo itong nagalit. Napaatras kaming tatlo pero binato ito ni Kulot at sinundan agad ni Kuya Coco. Tumama lahat yon sa ulo ng malaking aso. At nang napaatras ito, sinamantala namin na wala ito sa daraan na namin at kumaripas na kami ng takbo. Bilisan niyo, Kuya! Kulot! Tulong! Tulungan niyo kami, may aswang! Tulong! Fremi, bilisan mo! Kulot! Umahabol siya! Takbo pa! Tulong! Tulungan niyo kami! May umahabol na aswang sa amin! Kulot! Kuya, nadapa si Kulot! Tulungan mo siya! Hindi! Tumakbo na kayo! Hindi ka namin iiwan, Kulot! Umalis ka dyan, aswang! Alis! Dahil kinakagat ng malaking aso na yon si Kulot sa braso, nilapitan ito ni Kuya at ang isang net na may lamang bato, pinaghahampas nito sa ulo. Dahil doon ay mas malakas ang impact ng bato sa ulo nito. At dahil hawak ko rin ang isang net, bumangon ako at ginaya si Kuya. Takot akong lumapit, pero tiniis ko dahil nga hindi pwedeng pabayaan namin si Kulot. Eh, tumakbo na kayo! Bilisan niyo! Hindi, Kulot! Uuwi tayo ng sabay! Bitawan mo siya, aswang! Sa ulo niya, Fremi! Lakasan mo! Ito sa'yo, aswang ka! Sa sobrang paghampas namin ni Kuya sa ulo ng aswang, umatras ito at para siyang nahilo. Umangil siya ng umangil at si Kuya naman, mabilis na hinila si Kulot palayo roon
diretso na din patayo. Halatang ayaw rin magpabigat ni Kulot kaya nakatayo ito agad. Ang sakit! Ang hapdi nung ngipin niya! Umalis na siya. Tara na, Fremi. Sa kabila ka niya. Sige, kuya. Ano, Kulot? Ahis ka lang ba? Ang sakit eh. Hindi ako maayos. Sobrang sakit talaga. Dadalhin ka namin sa ospital, Tol. Hiyaw nang hiyaw noon si Kulot dahil sa mga sugat niya. Umiiyak na ako sa sobrang takot at pag-aalala noon sa kanya. At kahit si kuya, hindi na nakapagpigil ng luha niya. Malayo ang ospital kaya sa sentro namin siya dinala. Magsasara na sana yon. Mabuti na lang may naabutan pa kaming naka-duty. Pero hindi kami nito inasikaso para gamutin si Kulot, kundi ito mismo ang nagtawag ng tricycle para madala siya sa ospital. Siya na rin ang nagbayad ng driver. At dahil doon, nagawa namin ang gusto naming dalhin si Kulot sa ospital. Nang mailawan si Kulot sa lugar na yon, sobrang dami niyang dugo. May mga kagat at kalmot siya na ipinagtataka naman ng mga doktor. Dahil naman doon, nasabi namin ang tungkol sa patay na nasa ilog. Koko! Fremi! Lolo! Hindi ba't sabi ko sa inyo na huwag kayo magpapagabi? May sumira po kasi ng bisikleta namin, Lo. Kaya kami napilitan maglakad eh. Nasaan si Kulot? Anong nangyari? Nasa loob po siya, Lo. Ginagamot po siya ng mga doktor. Diyos ko! Ayos lang ba siya? Hindi po namin alam, Lo. May kagat siya at saka kalmot sa katawan. May nakasagupa kaming aswang. Lolo, yung matandang babae yung sumira ng mga bisikleta namin. Tapos ang sabi po niya, hindi daw kami makakalabas sa gubat. Pero nung makalabas naman kami, malaking aso yung umatake sa amin. Matandang babae? Medyo po may bagkakuba siya, Loy. Malakas ang kutob ko na aswang siya. Matandang kuba? Kilala mo yung matandang yon, Lo? Sa susunod na makita niyo yung matandang yon, iwasan niyo yon, ha? Tatawagin ko lang ang nanay ni Kulot. Huwag kayong umalis dito. Babalik ako kagad. Opo, sige ho. Umalis ulit si Lolo noon. At pagkaalis niya, umiyak na naman ako at niyakap na lang ako ng kapatid ko. Hinintay namin ang pagbalik niya at siguro may kalahating oras ang nakalipas. Dumating ang nanay ni Kulot pero wala si Lolo. Ito na rin ang kumausap sa doktor. At ang sabi nito, nagamot na raw ang mga sugat ni Kulot. Ginamot rin noon ang mga sugat namin. At nadagdagan pa nga pala ang sugat ko dahil ilang beses pa akong nadapa. Tol, kamusta na pakiramdam mo? Medyo mahapdi pa yung sugat ko. Pero salamat ah. Hindi niyo ako iniwan kahit sinabi kong tumakbo na kayo. Bakit ka namin iiwan? Pinsan ka namin, syempre walang iwanan. Ano ka na lang kung iniwan ka namin dun? Tama si Fremi. Hindi mo kailangan magsakripisyo para sa amin. Kaya naman natin makaligtas eh. Marami tayong paraan. Ay, ang sarap niyo talaga maging pinsan. Tatlong araw ang lumipas bago makalabas sa ospital si Kulot. Tatlong araw din kaming hindi nakabalik sa eskwelahan dahil ayaw namin siyang iwanan. Dahil sa amin kung bakit siya nagkaganon. Absent din siya sa klase niya at hindi pwedeng kami lang ang magpapatuloy. Pero nagpadala naman kami ng excuse letter sa eskwelahan namin. Kamusta naman yung sugat mo, Kulot? Ayos naman na. Nangangati na nga eh. Kayo, ayos lang ba kayo? Nagawa niyo ba yung project niyo? Malapit na matapos. Hindi kami pumasok talaga ng tatlong araw eh. Oo nga eh. Alam ko naman yun. Hindi niyo naman kailangan mag-absent talaga eh. Sayang ang attendance, no? Pero balita ko, inaway raw ng mama niyo yung teacher na nagpagawa niyan ah. Oo nga eh. Dahil daw sa kaartihan ng teacher na kung ano-ano lang daw pinapagawa sa estudyante,
Kaya ayan, napahamak daw tayo ng ganun. Eh, malay ba naman ng teacher na mangyayari sa atin yun, di ba? Siyempre, yung request niya, mga bagay na gawa sa bato. Sa lugar niyo kasi, mahirap maghanap ng ganyang bato. Puro kalsada tapos subdivision pa. Eh, saan sa tingin niya tayo kukuha ng bato, di ba? Medyo may punto din yung mama niyo roon eh. Eh, hayaan na nga lang natin. Magti-teacher na nga lang ako. Ganti na lang tayo sa mga anak nila. Yung mga menopausal teacher na ganyan, naku, wala tayong pag-asang gantihan yan. Hindi naman magkakaanak yun eh. Pero hoy, paano na yun nakuha natin? Nasaan na yun? Nasa akin pa rin. Eh yung bangkay sa ilog? Nakuha na ng mga pulis. Kulang-kulang naman daw yung katawan nun eh. Tapos wala pang ulo. Ay grabe, nakakadiri naman yan. Iniimbestigahan pa ako sino yung patay. Pero mukhang mahirapan sila dun. Siyempre, paanong hindi mahirapan kung hindi naman nakita yung ulo, no? Hindi makikilala kung sino yung biktima. Pero tol, palagay ko yung matanda talaga yung pumatay dun eh. Diba? Malinaw naman na siya yung aso na yun eh. Yun nga din yung kutob ko. Siya yung nambabanta tapos may umatake. Malamang siya talaga yun. Ang problema lang dito sa teori natin, hindi natin siya aktwal na nakita na nagpalitan nyo. Kaya hindi pa rin tayo siguradong siya yun. Eh, yung ano na lang, yung mga alahas, pakita natin kay Lolo. O sige, hindi ko pa naman binubuksan yun eh. Baka kasi mabaho. Tiningnan namin ang bagay na yon. Nagtakip pa kami ng ilong dahil baka mabaho. Pero parang hindi naman. Hindi nga lang namin hinawakan. Pasekreto din namin itong ipinakita kay Lolo. At siya mismo ang tumingin nito kung tunay ba o hindi. Ibig sabihin, nahawakan niyo yung bangkay? Si Coco lang po, lo. Yung pulseras kasi nadampot ko lang pero yung singsing nasa daliri pa. Abay, mabuti naman na hindi niyo pa ito nasabi kahit kanino. Eh baka po kasi kunin nila, lo. Pareho lang naman tayong hindi nagmamay-ari niyan. O sige, ako munang hahawak nito para hindi kayo malagay sa panganib. Mahirap na kasi kapag nalaman nito ng iba at sa inyo pa ito makita, madidisgrasya kayo. Nagkatinginan kami, pero maya-maya ay nagsitanguan rin. Malaking halaga rin kasi yon kapag naibenta, pero at least nasa lolo na namin. Ang tanong lang talaga, sino ba talaga ang babaeng pinatay doon sa ilog? Kinagabihan naman, doon sa bahay ni Lolo, ang ingay ng mga aso. Mag-isa lang ako sa kwarto noon at katabi pa ng bintana ang higaan ko. Panay ang balikwas ko sa higaan dahil sa ingay, hanggang sa makarinig ako ng angil. Parang naririnig ko lang ang angil ng mabangis na hayop na umatake sa amin noon. Ah, tama na kasi! Tama na! Umalis ka na dito! Fremi! Ano yun? Fremi! Halika! Ayaw kitang marinig! Ano ba? Lumayo ka! Lumayo ka dito! Mga magnanakaw kayo! Napabalikwas na ako ng bangon nang marinig yon. Naalala ko ang kinuha naming alahas at naisip ko agad dahil doon. Minumulto ko ng babae. Pero hindi naman ako naniniwala sa multo. Mas naniniwala ako sa aswang dahil saksi na ako nito. Nanginginig ang katawan ko noon na sumiksik sa gilid dahil sa takot. Nagsimula na rin akong umiyak noon hanggang sa nakarinig ako ng tila ginuguhit na matulis na bagay sa pintuan. At doon ko naririnig ang pabulong na boses ng babae at tinatawag ang pangalan ko habang tumatawa. Sino ka? Umalis ka dyan! Lalong lumakas ang kaluskus na yon sa pintuan. Sobra na akong nagpapanik noon. Umiiyak na ako at sumisigaw. Maya-maya pa, ang kaluskus ay naging katok. Fremi? Fremi! Hoy! Napaano ka dyan, Fremi?
Kuya? Remy! Ayos ka lang ba? Buksan mo itong pinto! Kuya? Ano ba nangyayari? Tsaka bakit pawis na pawis ka? Naririnig mo ba? Naririnig yung alin? Yung babae. Tapos yung alulong ng mga aso. Yung alulong, oo. Pero yung babae, hindi. Sino ba ang babae? Ang sabi niya, mga magnanakaw daw tayo. Hindi kaya yun yung babaeng patay sa ilog? Tapos minumulto ko? Anong minumulto? Hindi totoo yan, no? Tsaka, bakit mabukas kasi yung bintana mo? Ano? Sumilip ka ba dito? Eh, hindi. Hindi ko sumilip dyan. Sinundan ko siya ng tingin nang lumapit siya sa bintana at nakabukas nga ito. Jealousy kasi yon kaya hindi ko napansin agad na bukas pala. Sumilip naman siya sa labas at napansin ko siyang parang natigilan. Kuya, bakit? Yung babaeng nasa gubat. Nandito siya. Ano? Nasaan? Lumapit din ako kahit kabado. Sumilip ako sa bintana at pagsilip ko, nakita ko ang matanda sa labas ng bakod. Nakatingin siya sa kinaroroon na namin. Hindi kaya siya yung narinig mo? Paano naman niya nasabing magnanakaw tayo? Kung hindi naman niya tayo nakita dun sa ilog, di ba? Eh, malay mo. Pinapanood lang pala tayo. Hindi lang natin alam. Eh, sandali nga. Sasabihin ko lang to kay Lolo. Umalis siya sa may bintana at sinara ito. Sumunod rin ako sa kanya palabas dahil takot akong maiwan sa loob ng kwarto. Dumiretso kami sa kwarto ni Lolo at siya ang kumatok nito. Hindi nagtagal, bumukas din ang pinto. Oh, bakit? Anong problema? Yung matanda po, Lo, nasa labas. Ang matanda! Yung matandang babae po, makikita po sa kwarto ni Femi. Nasa labas siya, nakatingin mismo sa bintana. Eh ano naman ba kailangan nito? Eh sandali lang ah! Imbis na pumunta sa kwarto, lumabas siya ng bahay at umikot sa likuran. Sumunod naman kaming magkapatid. At pagdating namin sa likod ng bahay, wala na ang matanda sa labas ng bakod. Aba eh, nasaan na yon? Lolo, nandyan lang po siya kanina. Kilala niyo po ba yon, Lo? Hindi taga rito yung matandang yon. Pero sa pagkakaalam ko, pinatalsik siya na ibang barangay na tinitirahan niya doon dahil aswang daw yon. Eh, bakit po dito siya nanggugulo? Ngayon lang siya nanggugulo dito. Siguro dahil natsyempohan niya kayo sa gubat na akala niya mabibiktima niya kagad. Nakakatakot po siya, Lo. Aswang po ba talaga siya? Yun ang sabi ng iba. Pero wala pa namang pruweba. Ay siya, halina kayo. Pumasok na tayo at isara dapat ng mga isara. Kinabukasan, araw ng Linggo yon, lumabas kami para magsimba. Umagang-umaga pa noon, tatlo ulit kaming magkakasama. At pagkatapos namin sa simbahan, gumala pa kami sa bayan. Pakiramdam ko naman noon may nakasunod sa amin. Uuwi ba kayo mamayang hapon? Oo, may pasok na bukas eh. Eh, kailan kayo babalik? Eh, di Biyernes ulit ng hapon. Eh, ikaw, papasok ko na rin ba sa school nyo? Oo. Tatlong araw din ako wala eh. O sige, sulitin na natin tong araw na to ngayon. Tapusin na natin yung project nyo. Ay oo nga pala, kailangan nating bumili ng pintura. Buti na lang pinaalala mo. Tara na. Pagkatapos naming bumili ng pintura na may iba't ibang kulay, umuwi na rin kami. Pagdating namin sa bahay, may bisita si Lolo at isang babae. Mukhang paalis na rin ito, pero nang makita kami, ngumiti siya. Sila ba yung mga apo mo, Mang Alfonso? Ah, opo ma'am.
Sila nga ho. Itong dalawa, kambal ito ng bunso kong anak. Si Coco at Fremy. Tapos ito naman eh, anak ng nasundan kong bunso. Si Kulot, pinsan nila. Mga apo, siya pala si Ma'am Divina. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Divina. Eh magandang araw din sa inyo. Nasabi sa akin ng lolo nyo yung nangyari sa inyo sa gubat. Pag-ingat kayo sa susunod, ha? Opo. Marami salamat po, ma'am. Sige na, Mang Alfonso. Tutuloy na ako. Sige po, ma'am. Marami salamat po. Lo, bakit po kayo nakangiti? Siya ang bumili ng alahas na nakita nyo. O ngayon, ibibigay ko sa magulang nyo ang parte ninyo para sustento sa mga pangangailangan nyo. Ayos lang ba yun? Elo, hindi po ba tayo kakarmahin yan? Kasi kinuha natin yung hindi sa atin? Wala naman nagahanap sa babaeng nawawala eh. Hirap din yung mga pulis na kilalanin siya dahil kulang-kulang yung katawan niya. Kung hindi ito dapat mapupunta sa atin dahil iniisip nating mali. Sa tingin nyo, ang ibang tao isipin nila yon kapag sinuko natin ng bagay na yon. Aba, sila lang yung makikinabang, hindi ba? Naisip rin po namin yan, Lo. Gamitin na lang natin ito sa magandang paraan. At araw-araw natin pagpasalamat sa may-ari na yon, ang biyayang ito. O nga pala, ito, para may hawak naman kayo. Kunin niyo itong pera at bumili kayo ng mga gusto nyo. Marami salamat po, Lo. Natatakot kami sa karma. Pero ano ba ang dapat gawin sa bagay na yon, di ba? Kanino ba dapat namin isusoli? Noong mga panahong yon, mga teenagers pa lang kami. Sandal pa kami sa mga magulang pagdating sa pagdidesisyon. Kaya hindi pa namin alam ang gagawin. Tinanggap lang namin ang pera na binigay ni Lolo at saka kami nagpatuloy sa aming balak gawin. Nasa bakuran lang kami noon. At ang pakiramdam ko na parang may nakatingin sa amin, naramdaman ko ulit. Anong kulay yung ilalagay natin dito? Ano bang kulay ang maganda kapag sa bubong? Green ba o pula? Green at pula. Ayoko naman yan, parang pampasko. Isang kulay na lang, pula na lang, ganun. O sige, pula na. Bubong lang naman yan eh. Yung dingding gawin nating pink ka. Ayoko nun, pambabae masyado yun. Pwede naman yun ah. Hindi lang sa'yo itong project na to, no? Bigla kaming natigil sa konting pagtatalong yon nang marinig namin ang aso namin na parang sinaktan. Napatayo kaming tatlo at dali-daling pumunta sa likuran kung saan ito nakatali. Teka, ano nangyari doon? Wala dito si Snoopy ah. May dugo. Sinaktan ba ang aso ni Lolo? Abay, teka! Ano ba nangyayari dyan? Lo, may pumutol po sa taling ng aso natin. Tapos may dugo pa pong naiwan. Ano? Si Snoopy may nanakit sa kanya! Bukas po kasi yung bako dito sa likuran, Lo eh. Bukan dyan po dumaan yung gumawa nito. Lumabas si Lolo noon at sumunod kami. Kakahuyan ang nasa likuran at yon ang pinasok namin para hanapin ang aso. Snoopy! Nasaan ka na? Snoopy! Magpakita ka na sa amin, oh! Hindi kaya ninakaw yung aso ni Lolo? Para ano naman? Baka katayin yun eh. Marami dito kumakain ng karne ng aso. Baka gawing adobo si Snoopy. Ang mabuti pa, maghiwa-hiwalay muna tayo. Pero walang lalayo ha. O sige ho. Premi, sumama ka sa akin. O sige, dun kayo. Dito ako. Umalis na kasi agad si Lolo noon kaya kami na lang ang nagdiktahan ng area na pupuntahan. Sumama ako kay Kuya Coco. Hanggang sa nakahiwalay na kami ng tuluyan kay Kulot. Snoopy! Magpakita ka na! Nandyan ka ba? Naririnig mo ba kami? Kuya, mukhang wala talaga. Baka pinatay na yung asong yun. Sino naman walang pusong gumawa nun? Ay nako, tara na nga, bumalik na tayo.
Baka mamaya mapalayo pa tayo't maligaw. Tara na kuya, hindi na rin maganda ako tugo dito eh. Bumalik kami ng kapatid ko noon at nagkita-kita kami ulit ni Lolo. Pero wala pa roon si Kulot. O ano? Nakita niyo ba? Hindi po Lolo eh. Aba, eh nasan si Kulot? Nagkaahiwalay po kami. Lo! Nakita ko po si Snoopy! Lo, ayan na pala siya oh. Dala niya si Snoopy. Aba, teka! Ano nangyari? Bakit tuguan niyan? Saan mo nakita? Nakasabit po siya sa puno eh. Tinalian yung bunganga niya. Inalis ko lang po ito. Pero ito po, tignan niyo. Ang dami niyang saksak pero buhay pa po siya. Akin na siya. Umuwi na tayo. Dali-dali kaming umuwi noon. Sinubukan pa ni Lolo na gamutin noon ang aso niya. Pero hindi na talaga kinaya. Nalumo na lamang siya noon at kanya-kanya naman kaming tanong sa aming mga sarili kung sino ang may gawa. Lo, wala na siya. Hindi niya talaga kaya. Ay, wala na tayong magagawa sa kanya. Ilibing na lamang natin siya. Sino naman kaya ang may gawa nito, Lo? Hindi ko alam, Premi. Hindi kaya yan yung matandang babae, Lo? Yan nga din yung kutob ko eh. Inilibing na lang namin ang aso. Nakakalungkot man pero wala kaming magagawa. Siya ang pinuntirian ng kung sino mang masamang loob na yon. Nako, wala na magbibigay babala sa atin kung may panganib. Dadalhin ko na lang po dito yung aso ko. Pero wag po natin itatali ah. Para makalaban po siya kung sakaling may atake. Dito na rin po ako matutulog mamaya para may kasama po kayo. Wag na! Delikado dito. Baka ikaw pa ang mapahamak. Pero kayo lang po dito mag-isa, Lo. Kahit na. Mas maigi kapag nasa inyo ka. Ayaw man naming iwan si Lolo sa bahay niya. Kailangan pa rin. Umalis kami ni Kuya pagdating ng hapon. Nangako naman si Kulot na kahit ayaw ni Lolo, dun pa rin siya matutulog. Kami naman ni Kuya, nang nasa terminal na kami ay nakita namin si Ma'am Divina. Oh, uuwi na ba kayo sa inyo? Ano po? Paano niyo po nalaman na hindi talaga kay Lolo yung bahay namin? Eh syempre nasabi niya rin. Halina kayo, iisang lugar lang ang pupuntahan natin. Ihahatid ko na kayo sa inyo. Po? Naku, wag na po. Mamamasahin na lang po kami. Mas doon po kami sanay eh. Pero ngumiti ang babae. Lumapit pa siya sa amin at hinawakan kami sa mga kamay. At mahinahon siyang nagsalita. Tumingin kayo sa akin ha? At makinig kayo ng mabuti. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero yon ang huli naming naalala. Hindi ko nga naalala kung nawalan ba ako ng malay o basta nagising na lang ako na nasa loob kami ng isang kwarto. At sarado yon. Sa pagkakataong yon, madilim na rin. Ibig sabihin gabi na. Nakita ko ang kambal ko noon na nakahiga lang din sa maalikabok na sahig. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya Coco! Bakit, Premi? Kuya, nasa na tayo? Anong nangyari? Ano? Anong... Hala, anong lugar to? Eh, hindi ko nga rin alam eh. Nagising na lang ako na nandito na tayo. Sandali, ano ba nangyari kanina? Huli ko naalala. Kausap natin si Ma'am Divina, Kuya. Gising naman tayo nun eh. Pero paano tayo nawala ng mali at napunta tayo dito, di ba? At nasa maraming tao tayo kanina, di ba? Wala man lang tumulong sa atin nung mawalan tayo ng malay. Sandali nga, titignan ko yung pintuan. Naku, sarado, buisit. Hoy! Pakulan nyo kami dito! Buksan nyo yung pinto, ano ba? Kuya,
ka, huwag ganyan. Baka magalit sila. Hindi, Fremi. Sino ba yung babaeng yung para gawin sa atin to? Hoy, Divina! Buksan mo yung pinto! Alam mo ba balak mo sa amin? Ipatubos sa mga magulang namin gamit ang perang binayad mo sa ginto! Napakawalang yamo! Pakawalan mo kami dito, alam ba? Naku, kuya. Ano nang gagawin natin? Hindi pwedeng wala tayong gagawin, Fremi. Maghanap tayo ng daan. Habang sinasabi niya yon, tumitingala siya sa itaas. Napatingala rin ako at Yero ang nasa ibabaw namin. Kapag sumigaw ba tayo dito, maririnig ba tayo sa labas? Kung may mga taong inosente sa labas, pero paano kung wala? Tapos mga tauhan pala yan ni Divina, di ba? Binaliwala mo lang yung pagsigaw natin. Tayo na lang gumawa ng paraan. Pero paano nga, kuya? Aakyatin natin yan. Mauna ka. Plano pa lang namin yon pero bumukas na agad ang pintuan. Mabilis kong hinawakan ng kambal ko at sabay kaming napaatras. Ang nakita namin pumasok, walang iba kundi si Ma'am Divina. Nakasuot lamang siya ng roba na puti sa pagkakataong yon. Kami naman ang kapatid ko. Pareho na kaming kabado. Halos hirap akong kontrole ng panginginig ng katawan ko. Oh, kumusta naman kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Bakit nyo kami dinala dito? Tsaka anong ginawa nyo sa amin kanina? Abay, teka lang naman. Masyadong marami ang tanong mo at sunod-sunod pa. At tsaka mabilis, isa-isa lang. Ano nga ulit yung una mong tanong? Huwag mo kaming paglaruan, Ma'am Divina! Eh ano nga kasing kailangan nyo sa amin? Huwag kang mag-alala at sasagutin ko yan bilang panghuli. Eh bakit mo kami dinala dito? Dahil binigay kayo bilang kompensasyon ng isang matanda sa akin. Sa pagtulong ko sa kanya para alamin kung sino ang nagpakulam sa kanya. Nagpakulam? Oo, at lolo nyo ang nagpagawa. Nagbayad siya ng mangkukulam para pahirapan ng matanda. Ano? Sinungaling ka! Hindi yun magagawa ng lolo namin! Gaano ba kayo kasigurado na mabuting tao ang lolo nyo? Gaano ka kasigurado na lolo namin gumawa nun? Dahil nagpahula ako at tinuro ng manghuhula ang lolo mo. At naniwala ka naman? Walang magaling na manghuhula ang nagkakamali, iha. At isa pa, tugma kung bakit lolo mo ang may gawa. Una, inaswang ang lola nyo. At ang matandang yon ang gumawa ng hanggab dahil dati siyang albularya. Hindi siya nagwagi dahil hindi nagtagumpay ang lolo nyo na patayin ng aswang. Kaya lola nyo ang namatay at ang sinisisi ng lolo nyo. Yung albularyo na yon. Kaya naghanap siya ng mangkukulam at pinakulam ito. Sinungaling ka talaga! Namatay ang lola namin sa panganganak sa mama namin! Dahil yun ang kwento ng lolo nyo para matakpan ang kasalanan na ginawa niya. Pero hindi habang buhay, maitatago niya ang pagkakamali niya. Dahil ang biktima, ginagawa ang lahat ng paraan para makapaghiganti lang. At sa pamamagitan nyo, mapaparusahan niya ang lolo nyo! Hindi kami naniniwala sa'yo! Hindi totoo yan! Susugod sana si kuya para itulak ang babae para makatakas. Pero natigilan kami pareho nang biglang kumulubot ang mukha ng babae. Mabilis ko namang hinila ang kambal ko pabalik. Walang ya! Aswang ka! Kaya nga binigay kayong kompensasyon sa akin dahil alam ng matandang yon kung ano ako! Kuya! Kuya, anong gagawin natin? Humakbang palapit sa amin ang aswang na yon. Umatras naman kaming magkapatid. Pareho na kaming nahihintakutan sa itsura niya. Napakabango nyo namang dalawa! Teka, huwag kang lumapit! Huwag yung kapatid ko! Hindi ba't nagtanong ka kanina kung anong gagawin ko sa inyo? Simple lang! Gagawin ko kayong pagkain ko! Kuya! Kuya, sasaktan niya tayo! Huwag kang matakot, Fremi! Hindi tayo papayag! Huwag kang matakot sa kanya! Sa sobrang sikip ng dibdib ko noon sa takot, parang wala nang madadaanan ng hangin na hinihinga ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko at ang panginginig ng katawan ko. Talagang hirap na akong kontrolin.
Premi, kapag malapit ka na sa pintuan... Kahit lumabas pa kayo, wala kayong kawala sa akin! Saan kaya kayo pupunta sa lugar na to na hindi ko matutunton? Sige, lumabas kayong dalawa at maglalaro tayo ng tagu-taguan! Hindi na nagdalawang isip ang kakambal ko na hilahin ako palabas. Tumakbo kaming dalawa sa kakahuyan at ramdam na namin na may humahabol na sa amin noon. Kuya! Premi! Bilisan mo! Hindi kayo makakatakas! Tuloy lang ang takbo namin noon nang biglang may tumalong malaking aso papunta sa amin. Tinulak ako ni Kuya palayo at saka naman siya gumulong sa kabila. Nagkahiwalay kaming dalawa at doon ako mas lalong natakot. Ako! Ako harapin mo, aswang! Wag! Wag siya! Dito ka sa akin! Femi! Tumakbo ka na! Napasigaw ako ng malakas sabay takbo paiwas sa aswang nang ako ang harapin niya. Nakapagtago ako sa isang malaking puno ng kahoy at dahan-dahang umiikot para hindi niya mahuli. Siguro ganun talaga. Kahit na ang galaw na hindi mo pinag-aralan na gawin, magagawa mo kapag nasa panganib ka na. Ang bilis ko kasing umiwas alang-alang sa kaligtasan. Akong harapin mong hayop ka! Dito ka! At si Kuya Coco naman ang hinarap ng aswang. Mabilis din siyang umiwas kapag inaatake siya nito. Nakikita ko kung paano siya gumulong sa lupa para lang maiwasan ang atake ng aswang. Ako naman noon, naghanap ng maihahampas rito. Diyos ko po! Diyos ko, bigyan niyo po ako ng pamalo! Mga pamukpok po, ganun! Pakayusap po! Huwag niyo po kaming pababayaan dito! Meron akong nakapasa lupa noon. Isang kahoy na kasing laki lang ng braso ko at may matulis sa dulo. Medyo may kabigatan yun ng konti at masasabi kong sapat na para gawing pamalo. Si Kuya naman, halatang nilalayo niya sa akin ng aswang at narinig ko na ang hiyaw niya. Premi! Tumakas ka na! Ano tatakas? Hindi kita iiwan, Kuya! Mabuti na lang at maliwanag ang buwan noon kaya makikita ko ang mga kaganapan. Nasa ibabaw ni Kuya ang aswang at kinakagat na siya nito. Magkahalo na ang luha at pawis ko noon. At kahit takot na takot ako, lumapit pa rin ako sa kanila. Pumunta ako mismo sa harap at kahit sa dilim, makikita ko ang namumulang mata ng aswang. Walang yaka, Divina! Ah! Buong lakas kong tinusok sa mata ang aswang na yon. At dahil doon, nabitawan niya ang braso ng kapatid ko. Tinula ko pa ito para bumaon at para makaalis na siya ng tuluyan sa ibabaw ni Kuya Coco. Kuya, bumangon ka na! Sandali! Bilisan mo, Kuya! Halos hilahin ko na siya patayo. At buti na lang nakatayo siya agad at nakatakbo kami ng sabay. Hawak-hawak lang niya ang braso niyang kinagat. At buti na lang, hindi sa paa niya nangyari yon. Dahil kung nagkataon, hindi siya makakatakbo ng maayos. Walang hiya ang babae ka! Ikaw ang uunahin ko! Premi, kailangan makalabas tayo agad dito sa gubat! Pero Kuya, saan? Sa dahidadaan! Humahabol siya sa atin! Dito! Sumunod ka sa akin! Lagot ka sa akin ngayon, Premi! Premi! Dito! Bigla niya akong hinila kaya pagdalon ng aswang, hindi nito nadali. Nagtago lang kami sa isang malaking bato. Napakagaling niyo talagang dalawang umiwas! Hanggang kailan kayo iiwas at magtatago? Sa tingin niyo ba tatagal kayo sa ganyan? Sobrang higpit no ng kapit ni Kuya sa kamay ko. Halos madurog ang mga daliri ko sa higpit nito. Nahila lang niya ako para hindi mahawakan ng aswang. Naaamoy ko ang dugo mo, Coco! Kaya alam ko pa rin kung nasan kayo! Tumulong
tumulo ng tumulo sa takot ang luha ko noon. Hindi lang kami umiimik, pero tulad ng sabi niya, alam niya kung nasaan kami. Maya-maya lang noon, nakaramdam kami ng tulo ng malagkit na laway mula sa ibabaw at angil na rin ang mabangis na hayop. Lumakas ang iyak ko dahil doon, pero si Kuya Coco, hinila ako agad para tumakbo. Tumakbo nga kami noon, pero nang tumalon ang aswang, natulak niya ako sa likod kaya nadapa ako sa lupa. Fremi! Ah! Aray! Kuya! Sige na! Umalis ka na! Bumaon ang matutulis niyang ngipin sa likuran ko. Ramdam ko noon ang pagkapunit ng balat ko. Kaya ang hiyaw ko talagang sagad sa lalamunan. Pero tinulak siya ni Kuya kaya nakaalis siya sa ibabaw ko. Silang dalawa ng kakambal ko ang nagpambuno at nakarami rin ito ng kalmot. Premi! Tumakas ka lang pakiusap! Pero para akong bingi sa mga pakiusap niya, gumapang ako ng gumapang hanggang sa nakakapa ako ng malaking bato. Dalawang kamay ko ang ginamit ko para makuha yon. Hindi ko naalintana ang sakit, basta makuha ko lang ang batong yon. Dinig ko rin ang paulit-ulit na pagsuntok ni Kuya Coco sa aswang at ang hiyaw niya sa tuwing nasusugatan siya nito. Nagawa ko ng tumayo noon. Buhat-buhat ang malaking bato. Wala kang karapatan na saktan kami na kakambal ko! Natamaan ko ulit sa ulo ang aswang na yon. Hirap siyang makaiwas sa atake, basta kagustuhan na ng sikmura niya ang masusunod. Kaya nga paglapit ko kahit na medyo may kabagalan yon, hindi siya kumilos para depensahan ang sarili niya sa atake ko. At dahil doon, napuruhan ko siya sa ulo. Kinuha pa ni Kuya ang bato na yon kahit mahirap at hinampas ulit sa ulo niya. Pero ang hirap talagang patayin ang aswang. Hinila ko na lang ulit ang kapatid ko patayo at sa pagkakataong yon, hirap na talaga siya. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong! Fremi, hirap na akong tumakbo na mabilis. Mauna ka na! Nababaliw ko na ba, Kuya? Matapos kong paghirapan na buhatin yung batong yon para iligtas ka, tapos iiwan lang kita dito? Hindi kita iiwan dito. Uuwi tayo ng ligtas pareho. Ayokong umiyak si Mama at Papa dahil isa lang ang nakabalik sa atin. Bakit ba natin ito pinagdadaanan? Ano ba kasalanan natin? Wala tayong kasalanan, Kuya. Kasalanan nila to. Kaya halika na, bilisan mo na. Baka makabangon pa yung aswang. Maya-maya pa, dumagundong na naman ang angil ng halimaw na yon. Narinig ko ang mga yapak ng mga paa niya sa likuran namin. Tumatakbo lang kami sa abot ng aming makakaya at naghihintay ang kasunod na naman na kalbaryong gagawin niya sa amin. Hanggang sa may nakita kaming paparating. Napahinto kaming magkapatid at pinagmasda na lang ang lalaki na tumatakbo na sumasalubong sa akin. Umunat ito ng pana at nakatutok pa sa akin. Kayo dyan! Yuko! Niyakap ako ni Kuya Coco at sinabay niya ako sa pag-upo niya sa lupa. Lumipad ang pana ng lalaki. Sumalubong ito sa pagtalon ng malaking aso na aatake na sana sa amin. Pero tumilapon ito matapos matamaan ang pana sa katawan. Umangil ng malakas ang aswang at ang lalaki naman naglabas ng buntot pagi. Ivan! Anong ginagawa mo? Niloko mo ang nanay ko para sa pansarili mo intensyon. Sa tingin mo, habang buhay na may tatago ang katotohanan! Anong pinagsasasabi mo? Tinulungan ko lang ang nanay mo dahil sa kawalangyaan ang lolo ng dalawang yan! Alam mo, sarili mong hindi totoo yan. Ginamit mo lang sila para may panlaman sikmura ka! Hindi lolo nila ang nagpakulam sa kanya, Divina, kundi ikaw! Pakana mo lang ang lahat ng ito! Ikaw ang gumawa na sa nanay ko para malaya ka makapambiktima! Ginawa mo siyang mahina para hindi niya magamit ang kakayanan niya bilang albularya laban sa'yo! Lubos akong nagpapasalamat noon dahil sa wakas ay merong tumulong.
Pero sa kabila ng pagpapasalamat na nararamdaman ko, nakikinig din ako sa usapan nila. Nanay mo ang pumatay sa lola nila. Natalo siya ng nanay ko kahit huli na. Dahil doon, kinulam mo siya dahil pinatay niya ang nanay mo. Akala mo siguro, habang buhay mo mahuto yung nanay ko. Pwes, malas mo lang. Dahil ganap na ako albularyo kahit medyo huli na. Nalaman ko ang katotohanan. Grabe, hanga ako sa lakas mo, Divina. Ang galing mo rin magmanipula ng sitwasyon. Kaso nga lang, hindi pumapanik sa kasamaan ng mundo. Tinatama pa rin niya ito at dun kayo talo. Laging nagwawagi ang kabutihan, Divina. At ngayon, ngayon pupuksain ko na ang kasamaan mo! Inundayan niya ng buntot pagi ang aswang. Umusok ang katawan nito dahil doon. Bumangon na rin ito at lumaban sa lalaki. Pero ang lalaki, talagang bihasa sa pakikipaglaban. Kaya laging ito lang ang nakakatama at hindi ang aswang. Dapat lang yun sa nanay mo! Mamamatay tao siya! Pinatay niya ang nanay ko! Paalala lang, hindi tao ang nanay mo. Aswang siyang katulad mo. Kaya kailangan mo mamatay para makabalik sa dati yung nanay ko. Kaya sa ayaw at gusto mo, mamamatay ka ngayong gabi! Napanganga lang ako noon habang pinapanood ang labanan nila. Maya-maya naman, narinig ko na ang boses ni Lolo. Koko! Premi! Mga po, nasan kayo? Sige na, umalis na kayo. Salubungin niyo na ang lolo niyo. Ako nang bahala dito. Hindi! Hindi kayo aalis! Huwag ka nang pumalag, Divina! Napuno ng angil ng aswang at hagupit ng buntot pagi ang paligid. Tumayo ako noon kahit hirap na hirap na. Umiiyak na ako ng malakas para marinig ng lolo namin. Halos hindi ko na magawang sumagot sa mga tawag niya noon. At kahit si Kuya Coco noon, umiiyak na lang din hanggang sa nakasalubong kami ng lolo namin. Diyos ko! Mga apo ko! Salamat at nabutan ko kayong buhay! Lolo! Lolo, si Kuya! Ang dami po niyang sugat! Coco! Diyos ko! Anong ginawa niya sa'yo? Lo, uuwi na tayo. Hindi ko na po kaya ang hapdi na. Oo, halin na kayo mga po. Lo, nakita niyo ba sila? Kulot, alalaya mo si Premi. Duguan din siya. Teka, ano nangyayari? Yung aswang at si Tito Ivan? Kaya na sila ni Ivan. Tara na, umalis na tayo. Hindi naman nagtagal noon. Umalingaw-ngaw ang mas kahindik-hindik na angil ng aswang. Tila yun na ang huli at nanahimik na ito maya-maya. Napahinto naman kami at napalingon. Nakita pa namin kung paano manginig ang katawan ng aswang sa sakit at may nakabaon na patalim sa katawan nito. Umuusok yon at imbis na magpatuloy sa pag-alis, nanood muna kami. Kaya mo pa ba? Sikapin mo akong pigilan kung magagawa mo! Pero kahit anong gawin ng aswang, hindi na nito nakontrol ang pagpapalit ng anyo bilang tao. Hayop ka, Ivan! Mga hayop talaga kayo sa lahi namin! Bakit? Sino ba kayo para mabuhay? Kung hindi kayo nangingilam sa buhay na mapahayop man o tao, baka magkasundo pa tayo. Pero hindi niyo yun ginagawa! Hindi yun pwede sa amin! Anong ginagawa mo? Ivan, wag! Bigyan mo pa ako ng isang pang tsansa! Wag mo kunin ang mutya ko! Wag! Pero ang problema, hindi ako ututo. Kaya itong sa'yo! Gamit ang kutsilyo, binutasan niya ang tiyan ng aswang at binuhusan ito ng kung anong likido. Kumulo ito at umalingasaw ang amoy. Hiyaw nang hiyaw ang babae sa hirap na nararamdaman nito. Hanggang sa hindi nagtagal, nanahimik na ito. At may kinuha ang lalaki sa lupa na isang bagay. Bilog ito na sumabay lang sa pag-awas ng itim na likido. Namatay si Divina,
Pero ang mukha niya ay naging kulubot na. Katulad ng mukhang pinakita niya sa amin sa una. Anyong tao? Pero nakakatakot ang pagkakulubot ng balat niya. Tara na! Umalis na tayo! Patay na ba siya, Ivan? Patay na siya. At bukas na umaga pagsikat ng araw, masusunog na yung katawan niya. Sa ospital ulit ang bagsak namin noon. Mas naparami ang sugat ng kakambal ko kumpara sa akin. Dahil yon sa sobrang pagprotekta niya sa akin. Imbis na nakauwi na sana kami, si Mama pa ang sumunod sa amin doon sa ospital. Ilang araw din kaming tumagal roon at paglabas namin sa ospital, nagkaroon kami ng bisita sa bahay ni Lolo. Lo? Sino yan? Yan yung matanda at lalaki lumaban sa aswang ah. Gusto nila kayo makausap. Huwag kayo mag-alala. Wala silang gagawin sa inyo. Pero Lolo, para saan po? Magandang araw po, Lola. Magandang araw din sa inyo. Salamat sa inyo, Kulot, Fremi at Coco. Gusto ko din sanang humingi ng pasensya. Teka lang po, hindi ka na po kuba? Nawala na ang kulam sa akin dahil patay na ang gumawa nito. Akala niyo po si Lolo yung nagpakulam? Patawarin niyo sana ako. Nawalan ako ng kakayahan para alamin ang katotohanan. Ang buong akala ko isa siyang malaking tulong sa akin. Hindi ko nalaman ang pagiging aswang niya dahil sa kondisyon ko. At desperada akong gumaling, kaya kumapit ako sa mga salita niya. Eh mabuti na lang, anak ko ang pinili ng gabay na pumalit sa akin. Kahit medyo huli na ang pagtanggap niya sa obligasyon eh, nailabas pa rin niya ang katotohanan. Eh oo nga pala. Ako nga pala si Lola Garing ninyo. Narinig po namin lahat, Lola Garing. Pinaniwala niya lang po kayo. Matayos lang po yun. Ang mahalaga po, ligtas po kami dahil po sa anak niyo. At saka okay na rin po kayo. Tama po si Premi, Lola. Ayos na rin po sa akin yun. Kasalanan ko kung bakit kayo nasaktan. At ikaw, Kulot, nakagat ka una pa lang. Ikaw naman, Coco. Mas malala ang sinapit mo. At ikaw, Fremi, babae ka pa naman. Nung araw na puno ako ng galit sa lolo ninyo eh, hindi ko inisip ang kapakanan ninyo. Naging makasarili ako. Biktima ka lang din ho. Ayos na po yun. Tumulong din po kayo sa pamilya namin. Napatay niyo yung pumatay sa lola namin. At kahit hindi niyo po siya nailigtas, nabigyan niyo naman po siya ng hustisya. Biktima lang po tayo lahat, Lola. Huwag po kayong humingi ng tawad. Maraming salamat. Napakabuti niyo mga bata. Halatang mabuting tao rin yung nagpalaki sa inyo. Ako pala si Ivan, kung hindi niyo pa ako nakikilala. Salamat po Kuya Ivan. Akala namin nung gabing yun, katapusan na talaga namin. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na kami. Yun nga lang. Pasensya na kung medyo nahuli ako. Albularyo na po kayo ngayon? Oo. Nito lang kaya hindi ko masasabing magaling ako. Ngayon lang kasi ako nakatanggap ng obligasyon at marami pa akong dapat matutunan. Salamat po ulit, Tito Ivan. Utang na loob namin sa iyo yung mga buhay namin ng pinsan ko. Kambal pa sana'y mawawala sa amin kung nagkataon at medyo mabigat po yun. Mahal kayo ng Diyos kaya hindi niya kayo pinapabayaan. Oo nga pala, Ivan. Garing, baka gusto nyo dito na lang maghapunan. Nagpaluto kasi ako ng manok. Kaunting selebrasyon dahil walang nabawas sa atin. Bilang pasasalamat na din to dahil naresolba ang mga problema natin at naging maayos na ang sitwasyon. Naku, gusto ko po yan, Lo. Sige na po, Lola, Tito Ivan, dito na po kayo maghapunan. Sige ba? Ano, Nay? Gusto mo ba? Mahihindian ko ba naman ang mga ito? Eh sige, papayag na lang din ako. Eh oo nga pala, Ivan. Nasaan na ang regalo natin? Eh, oo nga pala. Nasa labas, tinali ko lang. Tinali po ang alin? Yung aso na napatay ko.
Alam kong mahal na mahal yun ang lolo ninyo kaya sobrang humihingi talaga ako ng pasensya. At ngayon eh, magbibigay ako ng panibago. Nagdala po kayo ng aso? Oo, nasa labas. Tuta pa lang pero mataba to. Nang lumabas kami at tiningnan ang sinasabi nilang tuta, natuwa ako bigla dahil kulay puti ang balahibo nito. Karaniwang aso lang naman yon. Aso na bantay sa bahay pero kulay puti. Hala kuya, ang cute-cute ng aso. Tingnan mo oh. Uy, kay Lolo yan, baka hingiin mo pa yan ha. Lo, Mopi na lang pong pangalan natin sa kanya ha. Bagay na bagay sa kulay niya, diba? Oo na, sige na. Mopi na ang pangalan niya. Mahilig talaga ako sa aso, Garing. Kaya maraming salamat sa iyo ha. Anak kuya ng aso ko, Whitey rin po ang pangalan. O diba Lolo? Bagay yung Mopi, katunog sa pangalan ng nanay niya yung dulo. Nagtawanan na lang kami noon. Naging maayos na rin ang buhay namin pagkatapos ng kalbaryo na yon. Pero hindi naging madali sa amin ang pinagdaanan namin yon. Dahil dinadalaw kami ng bangungot ng kambal ko tuwing gabi. Halos isang taon naming dinanas yon. At napapalaki rin ang gastos ng mga magulang namin sa sitwasyon naming yon. Kahit nga si Kulot, nakakaranas ng bangungot. Parang ganun lang din, yung pera na halaga ng ginto. Naubos lang sa pagpapatherapy namin, makarecover lang sa trauma. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng nakaraan namin, Miss Clar. At sa ngayon po, may kanya-kanyang pamilya na kami ng kakambal ko. Isa lang ang anak niya at dalawa naman po sa akin. Maraming salamat nga po pala sa pagbabasa nitong aming kwento. Ako po muli ito, si Fremy, lubos na gumagalang.